Magandang gabi, ako si Madam QC, isang mananahi. Welcome sa aking YouTube channel. Ang vlog ko ay tungkol sa trabaho, iba't ibang uri ng trabaho, lugar at saka adventures. Pero bago ko ituro yung trabaho ng iba, kailangan yung trabaho ko muna. Ito ang aking workplace. Ito ang aking tahian. At syempre, ang tindahan na rin. Ayan, makikita nyo naman, nandyan yung manikin. So, ginagamit ko yan. Tumatanggap kami ng subcon, kasama ng mga kapatid ko. Ayan, nakikita nyo naman, may mga tambak na tela. Ayan, sa subcon yan. So, kinukuha ko yung cut goods at dinideliver ko ng Yarina. So, pero minsan, gumagawa rin ako ng sarili ko. So, ito nga, isa sa mga ginagawa ko ay ang paggawa ng magandang basahan. So, matrabaho ito pero sure naman ako na maganda. So, sana, panoorin nyo. Una, ay kumuha ng ritaso. Kahit anong ritaso, tulad nito. Pwedeng iba't-ibang kulay, may white, merong black, mas maganda kung iba-ibang kulay. So, ang mangyayari ay ganito, gugupit ng pa-diamonds. Ganito ang gugis. So, mas maganda kung merong pattern kasi mas madaling maggupit. Tulad yan. So, gupitin natin ng ganito. Gupit, gupit. Ayan. Gupit na ng puti. So, gupitin ulit natin. Ayan. Meron akong ginupit dito, hindi lang puti. So, marami siya, pipiliin ko para maging kulay-kulay. Tapos, titiklupin ng paganito. Ganyan. Isa pa, ito ganyan. At saka, tatahian dito. Ngayon, ang kalalabasan niyan ay katulad nito. Dugtong-dugtong siya. Yan, nakikita nyo naman, dugtong-dugtong. So, mahaba. Yan na. Maraming kulay. Merong pink, merong white. So, ayan. Mas magandang kulay, mas marami. Mas okay siya. Okay. So, since meron ng nadugtong na katulad nito, ang kailangan na lang ay ikakabit. Sipit-pit na natin to. Kasi meron ng nakaready. Pinakita ko lang kung paano gagawin. Okay. Dapat meron siyang ganitong tela na okay lang kahit dugtong-dugtong. Ganyan. Kasi papatungan naman yun sa ibabaw. Dito, ikukorte yung na-prepare na mahabang ganito. So, papakita ko kung paano ikakabit. Ubahin ko ng makina. Sabi ko nga, mananahi ako. So, papakita ko kung paano manahi. Kukunin yung nagupit.
ganito. At idudugtong ko. Papakita ko kung paano. So, tatahiin siya. Okay. So, ito na. Naikabit ko na. Ayan. Dugtong-dugtong. Ang mangyayari na ngayon ay ikakabit ko siya dito sa tela na malapad. Sa akin kasi kinortihan ko ng paoblong. Ganyan. Ayan. Kikita niya naman. Siya. Ngayon, uunahin ko yung gitna. Estimate ko, ilalagay ko siya rito sa gitna. Okay. Yan. Kung mapapansin natin, mapapansin ninyo, ito ay ginawa ko, kinabit ko ng paikot. So, simula dito sa kulay blue, pinaikot ko ng pinaikot hanggang sa umabot sa puti. So, dalawang kulay na inailagay. Ang idadagdag natin na kulay pa ay kulay pink para mas lalong tumingkad ang kulay. So, eto na yung ginawa ko. Kanina, itong kulay lang na white, blue, at saka itong pink. Ngayon, may nadagdag na na blue, may nadagdag na black, at saka maroon. So, hindi pa siya tapos. Kailangang tapusin para makita yung tunay na itsura o ganda ng isang basahan. So, ito na. Tapos na. Ayan na. Okay. Ito yung iyari ng basahan. Pero, sa ilalim ay hindi pa tapos. Kasi, kailangan pang sakluban dito ng isa pang tela na kasing haba at kasing lapad. Okay, yan mga ka-QC, yung natapos na doormat. Nakayari ako ng 6 na piraso sa loob ng isang linggo. Maayos naman siya. Ito pa. Naging maganda naman yung kinalabasan. So, sa 6 ng araw, ay nakagawa rin ako ng 6. So, ang ginawa ko, gumupit muna ako ng gumupit, yung maliliit na yan. At saka ako dinugtong ng pahaba at ikinabit. Ngayon, finish na kahit na yung gilid,
Kung mapapansin nyo, ito ay makinis. Ayan, malinis. At yung ilalim ay may tahe. Nakatahi lahat yan. Yung mga ganitong doormat, mga ka-QC, ginagawa ko lang ito kapag walang gaanong ginagawa sa damit. Yung mga libreng oras ko na wala akong ginagawa, ito ang ginagawa ko. Yan tinatahi ko. Pero sa ngayon, napakarami namin trabaho. Makikita nyo naman. Ah, tambak ang tahi namin. Ayan, napakarami. So, naisingit ko lang yon kasi kailangan ko sa aking vlog. So, sana makapag-subscribe kayo para tuloy-tuloy lang ang update sa YouTube channel ko. Maraming salamat!